Hello guys, pasensya na, ngayon lang uli ako nakapag-upload ng video dahil nitong mga nagdaang buwan ay naging busy. So ngayon ang ituturo ko naman kung paano makadetect ng shorted using insenso, yung ginagamit na pausok insenso, para malaman natin kung anong components o anong parts yung may shorted. So isa yung paraan na ginagamit ng ibang technician para ma-detect kung saan yung shorted dito sa board na to. Tulad nito, lumang unit na to, sirang unit. Ngayon, ito lang ang gagamitin ko para ma-demo natin, ma-demo ko sa inyo kung paano malalaman yung shorted, para makita nyo kung anong paraan at kung saan. So kailangan natin ng panghinang tsaka ng insenso. Ito, itong insenso makakabili kayo nito kahit sa mga tindahan, siguro mga 10 piso, 5 piso makabili kayo niyan. So yung panghinang naman, mas maganda ang gamitin natin panghinang, o gamitin yung panghinang, yung mga lumang panghinang katulad nito. Huwag kayong gagamit ng soldering station o yung mga digital na panghinang, kasi mangingitim lang yung tip niya. So mas okay pa rin yung kahit lumang panghinang lang, na basta gumagana siya. Yun lang ang gagamitin nyo para sa mga, para sa insenso, pag magano kayo magte-trace using insenso. So simulan na natin kung paano. So yun, painitin muna natin panghinang para malusaw niya yung insenso. Ito, gamitin natin ito. Sira na talaga ito eh. So yun, para makita nyo lang kung paano. So hintayin natin uminit yung panghinang, test natin sa insenso. Medyo malamig pa. Kailangan pa ng konting init. So yun, basta ingat lang din sa paggamit ng panghinang at saka ng ibang mga ginagamit nyo, mas okay pa rin yung safety first. So yan, medyo umuusok na siya. Test natin konti pa. Mas okay yung kapag dinip nyo yung panghinang sa insenso, yung may usok na siya, lalabas na makapal, para mas okay yung ano, yung fog na magagawa niya sa board, no, sa mga parts. Yan, tutulin to, konti pa. Tsaka pag nagtapat kayo ng panghinang o yung tip ng panghinang, iwasan yung dumikit sa mga components niya o sa parts, kasi baka matuluan ng ano, ng insenso. Ingat lang din. Yan, to, medyo okay na yan. So dip lang, tapos pausok-uso, ilakad nyo lang, idaan nyo lang sa board, sa mga parts na may hinala kayo na baka doon ang may shorted. Yan, kung mapapansin ninyo, nagpa-fog na yung ating board. So itong board kasi na to, talagang sira na to, shorted na to, kaya itong ginamit ko para makita nyo lang, ma-demo lang sa inyo kung paano. Yan. So makikita nyo, nagpapag na ha. Madali lang naman gawin to, basta ingat-ingat lang din. Mas mura pa. Ngayon, kung may budget kayo, pwede kayong bumili na pang spray, yung prison spray, mga prison spray na ginagamit sa pang trace ng shorted, or kung talaga may budget kayo, yung infrared machine. Kaso ang mahal nun eh. Yan.
So ito ang ginawa ko, nilawakan ko yung ilalagyan ng fog. Pero sa inyo, pwede naman yun kung ano, kung alam niyo na kung saan yung area na yun, tapos para makasiguro lang kayo kung anong components ang shorted, pwede naman yun. Yan. Ito, test natin. Okay na siya. Yan, kikita niya may fog na siya. So ngayon, kasi wala akong battery nito, ang gagamitin ko, charger. Sasaksak ko yung charger sa kanya para makita natin. So tingnan natin, ha, test natin. Ngayon malalaman niyo yan kung ano yung shorted na parts. Once na nilagyan natin siya ng supply ng power source, either battery o sa charger, makikita niyo parang malulusaw yung fog, para evaporate yung fog niyan. Mawawala. So tingnan natin kung anong part ang may shorted dito. Saksak ko lang yung charger. Wait lang. Yan. Yun, no? Pakita, lumitaw agad. Shorted. Nalusaw. Ayun. Yun yung shorted. So, ibig sabihin, dito may problema. May short dito. Shorted yan. So kaya nag-evaporate kagad yung fog niya. So nawala. So, sa ibang part, although medyo nag-ano siya, nabawasan yung fog, kasi yung malamang dito, yung area na to, sobrang init o sobrang shorted, kaya medyo na apektuhan yung dito. Pero usually yan, yung area na yan, ng shorted na yan. So ganun lang kasimple ang paggamit ng insenso sa pagtitrace ng shorted. Actually hindi naman talaga standard na gamitin to, pero yun, pwede naman natin tong alternative na gamitin natin. So paano? Hanggang dito na lang muna. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, please like and subscribe na lang ang aking YouTube channel, para updated kayo sa mga ilalabas ko mga video, i-upload ko mga video sa regarding sa tutorial o sa iba pang mga video na ilalabas ko. So paano? Hanggang sa muli, mga ka-device. Bye-bye.